Ano nga ba ang ibig sabihin ng puot ng Diyos? Yan po yung ating alamin sa video na ito. Kapag sinabi pong puot, ito po ay mas matindi pa po sa galit. Ayon nga po sa dictionary, kapag po sinabing puot o wrath sa English, ito raw po ay extreme anger. So ibig sabihin po, hindi lang po talaga siya basta galit. Tayo po mga tao, hindi po pwedeng tayo ay hindi magalit. Kasi nga po mga kapatid, normal lamang po yan bilang tao. At dumarating din po sa pagkakataon na napupuot din po tayo. At ganyan din po yung ating Diyos. Nagagalit din po yung ating Diyos at napupuot din po siya. Pero mga kapatid, magkaiba po yung puot ng tao sa puot ng Diyos. Ang tao po kapag napuot po siya, nagkakasala po siya. Meron po siya mga hindi magagandang iniisip kapag napupuot po siya, lalo na po sa mga tao. So hindi po maganda kapag ang isang tao ay napupuot. Bagamat normal lamang po yung magalit, pero kapag matindi na po yung galit niyan, iba na po yung kanyang iniisip. At ang mas matindi, meron na po siya nagagawang hindi maganda. So yun po yung puot ng tao. Pero yung puot po ng Diyos, hindi po ganyan. Kapag ang Diyos po napuot, banal pa rin po siya. Hindi po siya nagkakasala. Tama po yung kanyang pagkapuot. Makatarungan po yung pagkakapuot ng Diyos. Kung babasahin po natin yung buong Old Testament, mapapansin po natin doon mga kapatid na nagagalit po yung Diyos o kaya man po napupuot po siya sa mga Israelita kasi po hindi po sila sumusunod sa Diyos. Tumatalikod po sila sa Diyos. At higit sa lahat, yun nga po, sumasamba po sila sa ibang Diyos. Yun po yung pinakaayaw po ng Diyos. So natural lamang po na talagang magalit po yung Diyos at mapuot po siya. Sabi nga po sa Psalm 78 verse 58 to 59, nandibugho itong Diyos sa kanila ay nagalit. Na makita ang dambana ng larawang iniyukit, sumama ang loob niya noong ito'y mamasid. Itinakwil ang Israel sa tindi ng kanyang galit. So yung puot po ng Diyos po na yon, makatarungan po yun mga kapatid. Hindi lang po siya basta puot, tulad po ng puot po ng tao. Meron po yung makalangit po na dahilan kung bakit po siya napupuot. So hindi po pang mundo yung puot niya po. Ngayon naman po mga kapatid, kung pupunta naman tayo ng New Testament, makikita pa rin po natin doon na may nabanggit po na puot ng Diyos. Halimbawa na lang po yung sinasabi po sa John chapter 3 verse 36. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Malinaw po sa binasa po natin ang sabi kapag ikaw ay sumampalataya sa anak, yun po yung Panginoong Jesucristo, meron kang buhay na walang hanggan. Pero kung hindi ka susunod sa ating Panginoong Jesucristo, sabi po dito yung puot ng Diyos mananatili sa iyo. Ang good news po dito mga kapatid, buti na lamang po bumaba po yung ating Panginoong Jesucristo dito po sa lupa. Sa pamamagitan niya po mga kapatid, yung puot po ng Diyos sa mga tao dahil nga po sa kasalanan, natakpan na po yan dahil po sa dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil po sa pagkamatay niya doon sa krus ng Kalbaryo. So ang point po dito mga kapatid, yes, ang Diyos po natin napupuot po siya sa kasalanan po natin. At lahat po tayo nagkasala. Pero yung sagot po sa puot ng Diyos ay yung Panginoong Jesucristo. Buti na lamang po mga kapatid at bumaba yung Panginoong Jesucristo dito sa lupa at hindi po nanatili yung puot ng Diyos sa ating mga buhay. Kasi po kung mananatili po yung puot ng Diyos sa atin, mapapahama po tayo. Mapupunta po tayo doon po sa impyerno. Dahil po sa pagkamatay ng ating Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo, natakpan po lahat ng kasalanan po natin. Kumbaga mga kapatid, noon, nung hindi pa po natin tinatanggap yung Panginoong Jesucristo, ang nakikita po ng Diyos sa ating kasalanan. At yun po yung totoo, makasalanan po tayo. Pero nung tinanggap po natin yung Panginoong Jesucristo na nampalataya tayo sa Kanya, ang nakikita na po ng Diyos yung ating Panginoong Jesucristo. Kumbaga yung puot na palitan po ng tuwa dahil po sa Panginoong Jesucristo. Kaya mga kapatid, kapag lumalapit po tayo sa ating Diyos, hindi na po tayo nahihiya sa Kanya. Kasi nga po, nasa atin na yung Panginoong Jesucristo. Yan po ay dahil po sa biyaya niya para sa ating lahat. Imagine nyo na lang po mga kapatid, kung hindi po bumaba yung ating Panginoong Jesucristo, kung hindi po tayo nanampalataya sa Kanya, mananatili po yung puot ng Diyos sa atin. Hindi po mapapatawad yung mga kasalanan natin. Mapapahamak po tayo kung wala yung Panginoong Jesucristo. So nakita po natin mga kapatid na talagang napakabuti po ng ating Diyos dahil sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo, tinakpan niya na po lahat ng kasalanan natin, lahat po ng karumihan natin na nagiging sanhi po ng pagkapuot ng ating Diyos. Sabi po dito sa Romans chapter 3 verse 24 to 25, ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob na walang bayad niyang ibinigay, sila ay tinuring na matuwid sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpapalaya sa kanila. Siya ang inialay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya. Ginawa ito ng Diyos upang patunayang siya ay matuwid, sapagkat noong unang panahon ay nagtimpi siya at pinagtiisan ang mga kasalanang nagawa ng mga tao. Nakita naman po natin mga kapatid na sa pamamagitan lamang po ng ating Panginoong Jesucristo, napatawad po yung ating mga kasalanan. At gisa lahat yung puot po ng Diyos na wala na po yan sa mga tao sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo.
Pero mga kapatid, kung ang isang tao po ay hindi po mananampalataya sa Panginoong Jesucristo at hindi po siya susunod po sa ating Diyos, syempre mga kapatid, yung puot po ng Diyos mananatili po sa kanila. Kasi nga po, yung kasalanan po patuloy po nilang ginagawa. Sabi nga po dito sa Romans chapter 2 verse 5-6, ngunit dahil matigas ang iyong ulo at ayaw mong magsisi, lalo mong pinapabigat ang parusang igagawad sa iyo sa araw na iyon. Kung kailan iyahayag ang puot at makatarungang paghatol ng Diyos, sapagkat igagawad niya sa lahat ng tao ang naaayon sa kanilang mga ginawa. Sabi rin po sa Ephesians chapter 2 verse 3, ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuotan ng Diyos. Kung mapasahin po natin yung Bible, mapapansin po natin doon na talagang napupuot po yung Diyos sa kasalanan po ng tao. At sa bawat kasalanan na ginagawa po ng mga tao, meron po mga consequence na nararanasan po yung mga tao. Tulad na lamang po nung panahon po ni Noah. Dahil po sa sobrang kasamaan na po ng tao nung panahon po niya, ginunaw po ng Diyos yung mundo sa pamamagitan po ng tubig. So nagkaroon po ng baha at marami pong tao ang napahamak dahil nga po sa kanilang mga kasalanan ginawa. Ganun din po nung time ng Sodom and Gomorrah. Dahil po sa tindi ng kanilang kasamaan at higit sa lahat ng kanilang kasalanan, pinabagsakan po ng Diyos yung Sodom and Gomorrah ng mga apoy. At ito po ay natupok at nabura na po sa mapa. So ganyan po yung mga nangyari po sa Old Testament. Dahil po yan sa hindi pagsunod po ng tao, napuot po yung Diyos sa kanila at naranasan po nila yung judgment ng Diyos. At ganoon din po mga kapatid pagdating po ng tribulation. Kung yung mga tao po, sila po ay mananatili po sa kasalanan at higit sa lahat, susunod po sa Antikristo, yung judgment po ng Diyos mararanasan po ng mga tao yan. Kaya nga po nagkaroon ng 7 seals, 7 trumpets at 7 bowls. Sabi po sa Revelation chapter 6 verse 16, at sinabi nila sa mga bundok at sa mga bato, tabunan ninyo kami at ikubli ninyo kami sa mukha ng nakaupo sa trono at sa puot ng kordero. Mga kapatid, mapalad po tayong mga nananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo kasi po hindi na po natin mararanasan yung puot po ng Diyos kapag dumating po yung time ng judgment niya. At higit sa lahat, hindi na nga po nananatili sa atin yung puot po ng Diyos. Yan po ay sa pamamagitan po ng pananampalataya po natin sa Panginoong Jesucristo at higit sa lahat, sa pagsunod po natin sa Diyos. Sabi nga po sa Romans chapter 5 verse 9, yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala, lalong tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Mga kapatid, kung natatakot po kayo sa puot po ng Diyos, huwag po kayong matakot kung kayo po ay meron ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Huwag po kayong mag-alala doon po sa puot ng Diyos. Yung puot po ng Diyos, para po yan doon sa mga taong hindi po kumikilala sa Panginoong Jesucristo at nananatili po sa kanilang mga kasalanan. Tayo pong lahat na kumilala sa ating Panginoong Jesucristo, wala na po sa atin yung puot po ng Diyos. Ang nasa atin na po ngayon ay syempre yung kaligtasan, yung buhay po na walang hanggan. So yun lamang po mga kapatid ang gusto ko pong bahagi sa inyo. Sana po may natutunan kayo sa ating tinalaki ngayon. Hanggang sa muli po, magkita kita po tayo sa lahat po sa inyong panonood. Magpalain po kayo ng Diyos. Ingat po kayo palagi.